Mga kaibigan, naaalala nyo pa ba ang paborito nyong programa sa hapon? Ang lagi mong inaabangang Peter Pan? Aliw na aliw ka rin ba kay Captain Hook? Natakot na takot sa buhayang may orasan? Eh nung high school, nanood ka rin ba ng Pirates of the Caribbean kung saan naging crush mo din si Captain Jack Sparrow? There should be a captain in there somewhere. Kung ang Neverland ay may Captain Hook at ang Caribbean ay may Captain Jack Sparrow, syempre, papahuli pa ba ang Pilipinas? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang sikat na notorious na pirata ng Manila Bay. This is the story of Emilio Changco. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod pang mga videos. Ano nga bang pumapasok sa isip natin sa tuwing naririnig natin ang salitang pirata? Mga DVD na binibenta sa bangketa? Libreng movie download mula sa internet? Pero ano nga ba ang tunay na pirata? Ang mga pirata ay mga grupo ng sindikato o kawatan na nagnanakaw o nangaago ng mga barko para ibenta ang kargamento at pagkakitaan. Kung hindi trahedya o sakuna, ay sila ang dahilan ng ilan sa pagkawala ng barko sa karagatan. Napanood nyo na ba yung pelikulang Captain Phillips na pinagbidahan ni Tom Hanks? Isa itong halimbawa ng pag-atake ng mga pirata. Balik tayo sa ating kwento. Late 80s hanggang early 90s ay naging tanyag si Emilio Changco, isang pirata na naging responsable sa pagkawala ng ilang mga barko sa karagatan ng Pilipinas. E sino nga ba si Emilio Changco? Sa kasamang palad mga kaibigan, wala akong makitang ibang detalye sa buhay ni Changco. Hindi natin alam kung saan siya ipinanganak o kung ano man ang background niya. Pero isa siyang pirate gang leader na naghari noon sa Manila Bay. Pinaniniwalaan nga na iniimbitahan ni Changco ang kanyang mga kliyente sa isang overlooking hotel sa Manila Bay. Doon ay pipili ng barkong kanilang gustong i-hijack o nanakawin sa halagang $300,000 o mahigit kumulang 15 million pesos na kung iisipin mo ay napakalaking halaga na noon. Sa sobrang kilala niya, mismong mga biktima, ang ibang pirata ang lumalapit sa kanya upang bawiin ang barkong inagaw o ninakaw mula sa kanila. Ibig sabihin nga nito mga kaibigan, isa talagang notorious na pirata itong si Emilio Changco. Dahil hindi ito natatakot sa ibang mga kawatang grupo sa dagat, kahit pa ano ang maging resulta nito. Kung nakapanood na kayo ng mga pelikula at balita na dinadaya ang insurance, uso na rin to noon. Mga may-ari ng mismong barko ang nag-hire kay Emilio Changco para i-hijack ang mga barko at dayain ng mga insurance company nito. Ito yung mga barkong lumang-luma na o hindi na magtatagal. Siyempre nga naman, mas malaki yung makukuha nila sa insurance kung idedeklara nila na nawawala ang barkong pagmamay-ari nila. May mga nagsasabi din na mismong may matataas na pwesto sa gobyerno di umano ang ilan sa mga kliyente nito na naging sanhinga ng kanyang pagkamatay. Ngunit walang ebidensya na nagpapatunay ukol dito. Isa sa estilo ni Changco ay ang mag-uutos ng isang miyembro na sumakay at magtago sa target na barko bago maglayag at kalaunay tutulungan ng ibang mga pirata para makasampa sa barko. Aagawin ng barko at tatakutin ng mga crew para ipaalam sa may-ari ng barko na nagkakaroon lang sila ng technical na problema. Papakawalan din naman nila ang mga crew kapalit ng kondisyong huwag sila magsusumbong sa mga otoridad. Isang pagkakataon taong 1989, isang kliyente nga ang lumapit kay Changco para bawiin muli ang barko o mga kargamento na ninakaw ng ibang sindikato. Mga miyembro ng karibal na pirata ang mga nagpanggap ng mga pulis para makasampa sa barko at naglayag papuntang Malaysia. Makalipas nga ang ilang buwan, namataan ang naturang barko sa bandang Luzon, ngunit Sirix na ang pangalan. At nung nakita ang kanyang barko, ay agad lumapit ang kawawang biktima kay Changco upang bawiin ang nasabing barko. Ilang taon nga ang lumipas at hindi mahuli-huli si Changco sa kanyang pamimirata sa karagatan ng Pilipinas. Naging talamak ang paghahasik ng lagim, kaya siguro naging kampante na ito dahil kabisado niya na ang kanyang gawain. Parang walk in the park, ika nga nila. Ngunit mga kaibigan, naging garapalan na ang pamamaraan ni Changco bilang isang pirata. Naging padalos-dalos na ang mga desisyon niya dahil na rin siguro ilang taon na siyang kawatan pero hindi pa siya nahuhuli.
Kaya isang pagkakamali ni Changco ang nag-limit siya ng kanyang pagkahuli. Gabi ng Pebrero 2, 1991, nang agawin nga ni Changco ang barkong MT Tabangaw, cargo vessel na pangumiari ng gobyerno ng Pilipinas na PNOC o Philippine National Oil Company na naglalaman ng 2,000 barrel ng kerosene, mahigit 2,000 barrel ng gasolina at 40,000 barrel ng diesel na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 40 milyong piso na maglalayag sana patungong Mindoro. Ang nasabing barko ay may 21 crew, kasama na nga dito ang kanilang kapitan. Sumampa ang 7 mga pirata, kasama nga si Emilio Changco na may armas na M16 rifles, 38 at 45 caliber na barrel at mga itak. Nang kontrolado na ng mga pirata ang barko, inutusan ng mga crew na pinturahan ng itim ang pangalan ng barko at ang PNOC logo. Pinalitan ang pangalan ng barko bilang Galilee at naglayag patungong Singapore. Pinilit ang mga crew na radyohan ang headbase ng PNOC na may inaayos lang sila sa barko. Makalipas ang ilang mga araw, hindi na nga makontak sa radyo ang barko at inireport na nila ito sa Philippine Coast Guard na agad naman nagsagawa ng paghahanap, katulong ang Philippine Air Force at Philippine Navy, ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa naturang barko. Pagdating ng barko sa Singapore ay hindi nga sumipot ang mga kliyente ni Changco, kaya napilitan itong bumalik sa Pilipinas sa bandang Calatagan, Batangas upang magpalamig. Marso taong 1991, naglayag muli sila patungong Singapore at matagumpay na nga nilang nailipat ang mga kargamento sa isang barkong may pangalang Navy Pride. Abril sa parehong taon, bumalik muli sila sa Calatagan, Batangas at pinababa ang mga crew at binanta ang huwag magsusumbong sa mga otoridad kundi ay papatayin nila ang mga ito. Makalipas nga ang ilang araw ay nagsumbong ang mga crew sa kinauukulan. Dumaan ang mga araw at unti-unting naaresto ang miyembro ni Emilio Changco. Mayo taong 1991, nakatanggap ang NBI ng impormasyon na may pirata sa dagat ng Batangas at agad naman silang nagsagawa ng surveillance. Tuluyan ang nadakip ng otoridad si Emilio Changco sa isang hotel sa Batangas. Matapos ang paglilitis, napatunayan na nagkasala ang mga ito ng kasong pirata sa karagatan ng Pilipinas at masesentensyahan sana ng kamatayan. Pero sa ilalim nga ng konstitusyon ng taong 1987 ay hindi nila naipataw ito. Kaya ang naging sentensya lang nila ay ang reclusion perpetua o pagkakabilanggo mula 20 hanggang 40 taon. Taong 1992, habang nasa kulungan, ay may mga international media ang gustong ipalabas sa telebisyon ang buhay ni Changco bilang isang pirata. Ang nakakalungkot lang mga kaibigan ay hindi na nga ito natuloy sapagkat napatay na si Changco sa kulungan bago pa man ito mangyari. Kaya nga nagkaroon ng mga espekulasyon na pinapatay umano ito ng mga sangkot sa gobyerno upang patahimikin, pero walang ebidensyang nagpapatunay ukol dito. Pinagbabaril ang ating pirata habang patakas umano ito sa kulungan. Ngunit ang nakapagtataka mga kaibigan ay paanong magtatangkang tumakas ang taong may baston na habang naglalakad. 40 tama ng bala ang natamo ni Changco. Hindi ba yun overkill? At yan na nga natatapos ang ating kwento mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Hanggang sa muli!